nga siya ang number one. Alam niyo mga kapatid, bilang mga awit ng ni Lord, medyo mahaba-haba rin yung bakasyon natin, di po ba? Pero hindi ko nakalimutan yung sinabi ng ating beloved preacher na kahit wala man tayong gawain, ay lagi nating pagnilay-nilayan ang mga salita ng Diyos. Kaya naman po, kahit nagka-COVID tayo, most of us, ay tunay nga ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng kalakasan natin. Dahil pag ito ay sinabi mo, sasabihin mo na walang sakit na mananahan sa ating mga katawan. Tunay nga, umaan lang siya. Amen? Maraming mga nakakaramdam sa atin na mga ibang ibang pakiramdam ng time na yon. Kasi naniniwala akong salita ng Diyos na hindi niya pinapahintulot ang mga pagsubok na hindi natin kaya. Kaya ng ating katawan. Dahil sabi ko nga, Lord, there is no sickness that will dwell in my body except you, and you are a healthy God. Amen. Kaya naman, sa biyaya ng Diyos, andyan pa rin yung nakakabangon ako para magluto ako ng aking lugaw. Andyan pa rin yung asikasuhin ko ang aking sarili para hindi talagang mukhang may sakit. Although nasa bahay tayong lahat. Dahil concerned din naman natin ang bawat isa, yung mga hindi naging positive. Concerned din tayo sa kanila para hindi natin sila mahawaan. Sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, tunay nga. Alam ko na sa bawat ating nararamdaman ay tinatawagan natin ang ating Diyos. At alam natin, He is our great healer. Amen? Amen. Siya ang ating number one. Especially, pag meron tayong nararamdaman. Amen po, mga kapatid. And it's only in the suffering that we experience na mas matindi ang pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Tapat siya, He never fails us. He's always there for His great help to us all. Amen! Amen! At ikaw lamang, Panginoon, andito muli kami, at ikaw lamang ang aming pupurihin, sasambahin, ngayon, at magpakailan pa man sa aming mga buhay. Hallelujah! Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin.